Welcome to another video lecture. So this will be our third example in deflections of beam, particularly using the double integration method. So this time our third example will be non-prismatic members. So you see, non-prismatic members, we have a change in cross section along the length of the beam. So you say change in cross section or change in properties. Notice that from A to B, we have the inertia is twice as much as member BC. So non-prismatic na to. So how will you apply the methods of double integration method in calculating the deflection or slope and deflection at particular point? Okay, so without much ado, solve na natin to. So, of course, una, again, always start with the support reactions. Okay, paano? So, isolate ko lang muna to. Isolate natin yan kasi isolate lang din naman natin mamaya. Okay, so we have... Yan. Ito yung okay, 65 kilonewton. And then, ito yung 2i. So, 3 meters to. Yeah, 3 meters din to. 2i din to. So, and then dito, medyo hiwalay ko kasi may gagawin tayo mamaya. Yan. Okay. Aha, hindi roller yun. Roller pala ba? Yan. So, meron din tayo 65 kilonewton. So, I to, and then I din to. 2 meters, 2 meters. So, yung mga reaction, so, ito, so, A to, and then B. Ito, A din, B din to. And then, C, ito yung D natin. So, meron tayong AY. And then, we have moment at A. Ito rin, meron tayong BY dito. Okay, BY. Then, dito naman, mababa yung okay, BY. Okay, so, complete na natin. So, regard muna natin yung I. Okay. So, dito muna. Okay, so summation, okay, summation forces, or summation, baba ko konti, summation moment at B is equal to 0. Ay, nakalimutan natin to, merong CY dito, CY. Okay, summation moment at B, so clockwise positive. So, CY multiplied by 4 and then negative to plus 65 times 2. So, ang CY, calculate lang, 65 times 2 divided by 32.5 kilonewton. Then, summation forces vertical is equal to 0. 32.5 to, yung BY din, 32.5. Yung nasa gitna lang kasi. So, BY is equal to 65 minus 32.5. So, BY will be 32.5. So, kilonewton. Okay? So, 32.5. Ito, 32.5. Ito rin, 32.5 kilonewton. Okay? So, next. Moment tayo. We take moment. The moment at A equal to 0. The clockwise moment positive. So, we have MA. Okay? Negative. So, plus 65 times 3 plus
32.5 times 6 equals 0. MA, anong MA? 65 times 3 plus 32.5 times 6. 390 kilonewton, okay, meter. And then summation forces vertical is equal to 0. AY is sum of 32.5 and 62.5, so 92.5 kilonewton. Okay, so ito ang mga main support. AY, we have M CY. E-Y. Yun. So, ito yung part A natin. Okay? Yung part A, yung support reactions. So, ano naman yung part B? So, yung part B natin is yung bending moment function. So, in the bending moment function, dapat, since magkaiba to, 92.5 kilonewton, and then yung MA is 390 kilonewton meter. Now, ito, since magkaiba sila ng I, hindi natin pwedeng, yung gaya na ginawa natin ng previous example, hindi natin pwedeng isang cut lang. Okay, yung gagawin natin, ika-cut natin by, okay, so by similar I. Okay, kung 2I dito, dito natin ika-cut. And then, ito rin. So, dalawang cut yung gagawin natin. So, let's say, cut ko na lang dito. Yan. Okay, bakit dyan ko kinat? Okay, so that I can capture yung moment din dito. In case na iba pa ang I dito, so i-cut mo lang din dyan. So, we have X. Say X yan. So, say X1 na lang. Ay, nakakalito eh. So, X. And then, for BC naman, okay, member BC, ito rin, dito rin ako magka-cut. So, let's say, cut ko dyan. Cut yan. Okay, let's say, tawagin ko rin siya ng X yan. So, ito yung parang X-axis natin. Ito naman sa Y. Good. Okay. So, para hindi ka lang malito, make sure na i-separate mo yung bending moment. Okay? Yung bending moment function for A to B and then B to C. Okay, separate ko to ah. Pwede rin na X1 mo to and then X1 to. Pwede rin na X1 to and then X2 mo yun. Okay, pag nilagyan ko kasi ng X1 yan, malilito ako mamaya sa mga exponent kasi may mga exponent. So, tandaan mo na lang. Okay? So, gagawa ka ng bending moment function. So, M of X for AB, member AB. And then, gagawa ka ulit mamaya dito ng M of X for member B to C. Okay, so tandaan mo lang yan. So, start tayo dito. So, sa M of X, so yung function natin is M. So, we have AY 92.5. Okay, we have X. Okay, minus yung 390 na moment. And then, minus 65. We have, kung X to, ito, X minus. Okay. So, yan na yung bending moment or yung function, moment function natin sa AB. Okay, dito naman, sa BC, lagyan ko lang ng separation to para separation. So, dito naman, ang M natin is, okay, tignan mo yung cut doon. Okay, yung cut mo doon is ito. So, meron kang BY, 32.5 we have X and then minus 65 we have X minus 2.
Okay? X minus 2. Okay, next. Okay, pwede mong usahin muna to A, B, and then balik kasi. Pero mas maganda pag sabay, ganun natin, alternate. Okay? So, sa part C, okay, yung slope function. Okay, slope function, yung EI theta natin. Okay? So, yung EI theta, take note, dito is 2EI. Kasi dalawa yon. Okay, 2EI kasi to. Okay, 2EI. Constant ang E. Okay, sa both members. So, 2EI, kaya 2 to. Is equal to, or theta, is equal to, ito, integrate natin. So, 92.5 x squared over 2. Ito naman, minus 390x. Ito naman, 65 x minus 3 squared over 2. Okay, plus, don't forget yung constant of integration. Okay, simplify lang natin. So, we have 2EI theta is equal to 92.5 yung AY is 65 plus 32.5 so, dapat 97 to. Okay, 97 burayin ko nila. Buti na lang nakita. So, 97.5 to kilonewton. Ito rin, 97.5. So, 97.5. Ito rin, 97. Buti na lang, di pa tayo nakalayo. Okay, 97. Ang hirap pag sarili mo nang inasahan mo dito. Pag face to face ka dito, na-correct na dapat yan. So, 97.5. Ano pa? Ito, 97 din to. Pag face to face, na-correct na sana yan. So, 97.5. So, simplify mo lang. 97.5 divided by 2. Ano yan? 48.75, so x squared, so minus 390x, minus 32.5, ito, x minus 3, squared plus 0. Okay, dito naman, okay, so EI lang to, kasi I lang, okay, so I lang to, so kaya EI lang yan, so itapat ko lang dito, slope function din. Okay, for AB to. Slope function for BC naman. So, EI lang to. We have EI theta. We have 32.5 x squared over 2. Okay, minus 65 x minus 2 squared over 2. Okay? And then plus yung constant of integration. So, C1 yon, let's say, kasi meron ulit mamaya dito, let's say gawin kong C3 to. Yan. C3, kasi may C2 dito mamaya, para magkasunod. Okay? So, C1, so we have EI theta 32.5 divided by 2, that is 16.25. So, x squared. So, minus 32.5. Ito, x minus 2. Okay, squared plus C3. Okay? Part D. Ito naman yung deflection. Okay, deflection
function. So, yung ito yung EI delta, okay, for BD. Ito naman, deflection function. So, EI delta for, ganun naman to, BC. But BD yun, AB yan. AB. Yun. So, integrate natin. So, magiging 2EI delta is equal to, ito yung integrate, pag-integrate mo yan, 48.73, we have x cubed over 3, so minus 390, integral ng 390 over 2, 390, we have x squared over 2. Ito, pwede niyang diretso in simplify na to, kapag hindi pag alam nyo naman, para so, for the sake of discussion, isusulat ko lang isa-isa. And then, minus ito. Kanya rito, 48. Alam mong over 3 yon. So, para di ka na magsimple, 48 divided by 10 na agad. So, for the sake of discussion lang, para wala lang, pambaba lang ng oras. So, minus 32.5 x minus 3 okay, cube over 3 to. Okay, plus C1x and then plus okay, C2. Let's say C2 yung next constant of integration. Kung C3 kanina dito, maging C4 na naman. So, we have 2EI delta equal to 48.73 divided by 2 divided by 3, sorry. 48.75 yun. 16.25 we have x cubed. Okay, 390 divided by 2 ito naman minus okay, 195 x squared. So, 32.5 divided by 3, yun naman is 10.83. Minus 10.83, we have x minus 3 cubed. Okay, plus C1x plus C2. So, dito naman, EI lang. So, EI, okay, delta, integrate natin to. Okay, i-diretso nga natin to. So, 16, magiging x cube yun. Okay, so 16 divided by, eto diretso natin, magiging x cube yun, 16 divided by 3, 16.25 divided by 3, so 5.42 to. Okay, 5.42. Then minus, eto, x minus 2, okay, cube. So 32.5, divided by 3, 10.83 then. Okay, 10.83. Okay, pwede yung ganyan. Okay, so plus C3x and then plus yung another constant of integration dito nung integrate na rin. Let's say C4 yun. So, ito yung mga equation na kailangan natin. Okay, tandaan nyo. Ito yung mga equation na importante. Yan. Yan. Ito rin. Kailangan natin yan. Importante ito. And then, dito naman, ito yung kalahitan. So, kaya pinagtapat-tapat ko para madaling ka natin. Okay, next. Next step, yung E, yung apply boundary conditions. Okay, boundary conditions para ma-solve mo yung mga constant of integration. Boundary conditions, solve for the constant of integration. So, dito, since mapansin mo, fix to. Fix sa A. So, pag fix sa A, ano na yung pag fix? Ang rotation doon,
So, at A, at x is equal to 0, which is at A, tama, at A yan, ang rotation is equal to 0. And also, at x is equal to 0, ang deflection is 0. Yan. So, yun. So, pag alam natin itong boundary conditions na to, so, unahin natin yung rotation. So, dito, i-substitute natin yung theta dito. So, theta is equal to 0, and then ang x is 0. So, we have 2EI times 0 is equal to 48.75. We have 0 squared minus 390 times 0, and then minus 32.5. Ito, 0 minus 3. Okay, squared. Plus C1. So, ito, 0. Ito, 0. Ito, 0. So, C1 will be 0. Sir, bakit sa lahat ng previous examples natin, C1 is 0? Kaya, siguro, laging ang C1 is 0. So, it's not always na ang constant of integration is 0. Okay? Merong value yung iba dyan. So, C1 is 0. Next. At theta is equal to 0, deflection is also 0. So, dito naman. So, 2EI, ang delta is 0. Ito ah, delta. Gamitin natin yung delta function or deflection function. This function. So, 16.25 times 0, we have cube minus 195, 0 squared minus 10.83, 0 minus 3, okay, cube plus C1 na natin is 0, multiply mo by 0, and then plus C2. Again, 0 to, 0 then, 0, 0 din to. Okay? So, 2EI times 0 is 0. Ito rin 0 kanina. Hindi ko na-cancel. So, C2 is also 0. Now, next, dito sa kabila. Okay, dito sa kabila. Oh, sa kabila naman, tignan mo yung support. Yun. So, sa support sa B, hindi natin alam, may deflection yan. Hinge yan eh. Kailan sa C, meron tayong roller support. So, alam natin lang deflection doon is 0. Tama? Okay. So, that is first boundary condition. So, dito, apply natin dito for BC. So, for BC, ito na, at x is equal to 4, okay, ang deflection is 0. So, when x is equal to 4, ang deflection is 0, so gamitin natin yung equation for member BC. Ano ba yung deflection? Ito yun. Okay? So, yung deflection na yan, sasubstitute lang natin, we have EI times 0 is equal to 4. We have 4 cube and then minus 10.83. We have 4 minus 2 cube, okay, plus C3 times 4 and then plus C4. Okay. Ito, 0 to. Okay, 0 yan. So, simplify natin to. So, mayroon tayong 4C3 plus C4, then yung constant na yan. So, 5.42 times 4 raised to cube minus 10.83 times 2 raised to square I cube. Okay, 260.24.
So, plus 260.24. So, meron kang one equation with one unknown. So, let's say equation 1 to. Okay, equation 1 natin yan. Now, kailangan mo ng another equation. So, saan mo kukunin ngayon yun? Okay, balik tayo dito. Wag ko nang balikan yun, dito na lang. I-redraw ko na lang dito. Since masipag naman ako mag-drawing. Yan. Ngayon ko lang yan. Okay na yan. Basta... Okay. So, meron tayong load dito. And then, meron din tayong load dyan. So, regardless, so, 3 meters to. 3 meters. Ako, 2 meters. 2 meters. 65. Okay, 65 din to. Kilonewton. So, 2i to, and then i. Pero regardless of inertia, pag nag-deflect to, ang ganito yung magiging deflection. Yan. Kanyari ganyan magiging deflection. Notice na, ito yung point B. Okay, regardless kung considering member, kanyari ito yung A, and then B, regardless kung anong point, if we consider yung member AB, ito, consider natin yan, merong deflection dito. Let's say, delta B. Merong deflection. Delta B yun. Considering member AB. But when you consider member BC, C kasi ito, C. Hindi yan. When we consider member BC, ang deflection dito, delta B din. So, meron tayong common point. So, sa common point na yun, which is point B, meron tayong common deflection. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, yung deflection equation na to for member AB is pareha sa deflection dito ng member BC. Kasi we're talking about the same point sa B. Kaya lang, ano yung magkakaiba? So, dito, at x is equal to 6, dito naman, for member BC, ang x is equal to 0, parehas yung deflection dito. Yun yung B. So, i-equate natin. So, ang gagawin natin will be yung deflection sa B considering member AB, equate natin sa deflection sa B considering member BC. Kasi meron tayong separate equation for delta B considering member AB and delta B considering member BC. Okay, bakit nagkaiba? Bakit magkaiba sila ng equation? Kasi nga, magkaiba tayo ng I. But when it talks about, pero pagdating sa deflection, even though you have a different I, still you're talking the same point, parehas dapat yung deflection doon. So, ito yung dagdag na boundary conditions. So, the delta B considering member AB and delta B considering member BC is equal. So, i-equate natin. Ano ba yung equation doon? Or ano ba yung deflection considering member AB? So, deflection lang. So, ibig sabihin, i-divide natin to 1 over 2i. So, ito magiging dito na lang. So, i-equate natin. So, 1. So, yung delta dito, so, magiging 1 over EI, okay, times yung delta equation. 2 pala to, sorry. May 2 EI dun sa kabila. So, 2 EI kasi to. Kumbaga, ito, para maging delta lang to, itong equation na to, i-divide natin by 2 EI. Kaya lang, nalaman na natin yung C1. Ang C1 is 0, ang C2 is 0. Okay, so, kukopyin natin to. So, kung kukopyin natin 16.25, kukopyin natin to. So, equation na yun is ano na una din? Nakalimutan ko. Ay, 16.25 x cube positive yun.
Okay, we have 16.25 x cube. Okay, ano susunod? 16.25 minus 195. Minus 195. 195 x squared. And then yung last, yung minus 10.83. We have x minus 3. Okay, cube to. Okay? So, dito ang x natin is equal to 6. Equate natin yan sa deflection sa B considering member BC. So, ang deflection doon is 5.42 x cubed. So, ito is 1 over EI. So, ang deflection doon is 5.42 x cubed. And then, minus 10.83. We have x minus 2. We have cube. Ano pa yung susunod? And then, plus C3x plus C4. Okay, plus C3x plus C4. So, ano yung x dito na gagamitin natin? X is equal to 0. Okay, bakit x is equal to 0? Kasi nga, dito yung start natin. Saan po yung B? Dito sa free body diagram natin, nandito. And then, yung x natin is from dito. So, x is equal to 0. Dito naman, kaya x is equal to 6 kasi nandito sa B. Ang reference kasi natin is A. Ang reference dito is B. Okay. So, substitute mo lang. So, substitute natin. So, cancel ko na itong EI. Oh, dapat yun ang pag-cancel. Parang sa colorful. So, cancel na to. Cancel na yan. So, substitute natin yung 6 dito. So, we have 1 half. Okay? So, 16.25. We have 6. Okay, cube. Minus 195 plus 6. Lang, verify ko lang to kung square ba yan talaga or cube. Yung 195. Okay, square niya. Okay. Square nga yun. So, minus, tuloy lang natin. Mahirap na. So, minus 10.83. So, 6 minus 3 is 3. Okay, cube. Okay? Equals 1 na lang to. So, di ko na ilagay. So, ito, 0. Okay, di ko na ilagay. Minus, ito, since negative yung magiging kalabasan, kasi 0 minus 2, di ko na rin ilalagay. So, ito rin. Sige na, ilagay ko na lang. Para, for the sake of discussion, 5.42, ito 0, cube, minus 10.83. Okay, 0 minus 2, we have cube, plus C3 times 0, and then plus C4. Ayun, may unknown na. So, ito 0. Ito rin, since negative yung magiging result na, hindi natin ito consider. So, 0, 0. Ayun, C4. Yun, nakikita nyo ba yun? Yung C4 na yun. So, C4, ang value niya is, so, we have 1 half, 16.25 times 6 cubed, minus 195 times 6 squared, minus 10.83 times 3 cubed. So, 1901.21. So, negative. So, ang C4 is negative 1901.21. So, meron kang equation kanina dito eh. Ito. Okay? So, medyo nakalimutan natin mag-equate to 0. So, dapat may equate to 0 yan. Daming nakakalimutan. So, meron ka ng value ng C4. All you have to do is to find for C3. So, ano yung equation yan? 4C3
Okay, 4C3 plus C4 plus, ano yung plus na constant na yun? 260.24. So, equate that to 0. So, i-substitute mo lang yung ito, yung C4. So, palitan mo lang to ng 1901. So, magiging sagot. So, palitan mo to ng, hindi ka lang, palitan mo ng 1901. So, C3 now will be, so, negative 1901.21 plus 260.24 divided by 4. So, 410. Ang C3 is 410.24. Yun. Meron na tayong mga value. Okay. So, i-rewrite ko lang yung mga general equation. So, we can now calculate yung mga unknowns. Ano ba yung unknown? Okay, i-rewrite ko lang. Ano yung mga unknown? Ano bang step na tayo? Boundary conditions to eh. E, so, F na tayo. So, sa F, okay, solve for spelling pa yung solve. Okay, solve for theta B kay left, theta B right, yung deflection sa B, and then deflection sa T. So, i-rewrite ko lang yung mga equation. So, pwede na natin makuha to, theta B left. Okay, yung theta B left, ang kailangan natin is yung equation para sa A to B. Kasi left of B yun eh. So, ito yung kailangan natin. Okay, rotation. Ito yun. Okay, ito yung rotation na kailangan natin. So, copyhin ko lang yan. So, okay, copyhin ko lang yung rotation. So, sulat ko lang dito. So, sa member AB, para di natin, di tayo mawala. So, theta 1 over 2 EI. Yan yung equation natin. So, we have 48.75 x squared. And then, minus 390x. Then, minus 32.5, we have x minus 3 squared. So, ito yung sa may rotation. And then, for deflection naman, 1 over 2 EI, 1 over 2 EI, we have 16.25 x cubed minus 195 x squared minus 10.83, we have x minus 3 cube naman to. Think that C1 and C2 is 0, kaya din na natin include. And then, dito naman for sa BC, yung equation natin. So, theta is 1 over EI lang, kasi EI lang yung equation natin kanina. So, ano yung mauuna doon? So, okay, lagay na natin yung C3 dito sa EI. So, yung C3 is 410, yung na-solve natin, 410.24. So, 16.25, we have x squared, okay, minus 32.5, x minus 2, raised to 2, and then plus 410.24. So, yun yung theta function natin. So, yung deflection naman, 1 over EI din. Yan. So, we have 5.42
we have x cubed. So minus 10.83 x minus 2 raised to cube. And then yung plus 410.24x and then plus C4. Kaya lang yung C4 is negative 19.01. Okay, 21. So, yan yung equation natin. So, para sa theta B left. Okay, theta B left. So, pag theta B left, ito kailangan natin. If you want to determine theta B left, left, we are going to use this equation. So, is equal to 1 over 2 EI. So, yung, ang x doon is, ano yung value ng x doon? X is equal to 6. Okay? So, 48.75 times 6 squared minus 390 times 6 minus 32.5 6 minus 3 okay, squared. So, theta B left 1 over 2 EI okay, yung sagot dito 1 over 2 EI kalki lang natin 48.75 times 6 squared minus 390 minus 6 minus 32.5 times 3 cube ah, I squared okay, yung sagot dito, verify ko lang, calculate 48.75 times 6 squared minus 390 times 6 minus 32.5 times 3 squared. So, 877. So, negative 877.5. Okay? So, simplify natin. So, ang E natin dito, yung E is, maalala nyo, ang given is 200 gigapascal. And then, yung I is 170. So, ito, ang unit natin dito is kilonewton meter squared. So, i-convert natin ito to Newton mm. So, it will be negative 877.5. So, multiply natin ng 1,000 to is to 4. And then, 2, yung E natin should be in megapascal, 200. And then, yung I natin is 170. Okay, times 10 raised to 6. So, ang sagot natin dito is radian, convert natin to degrees. So, 180 degrees and then pi rad. So, theta B left. Is equal to. So, we have 877.5. Convert natin to degrees. Okay, 1. Okay, verify natin. Calculate. So, 877.5 times 1,000 raised to 4. 2 times 2 times 200 times 170 times 10 raised to 6.
Okay, in radians to, o oh, masyado mo lang. 877.5 times 1,000 is 4. 2 times 200 and 2, 3. Times 170 times 10 raised to 6. But 4 yun, kaya pala sobra. Times 3 lang pala to. Okay? So, dapat 3 lang to. Kasi kilonewton, meter squared. So, 1,000 to, 1,000 squared, 1,000 cube lang yan. Kaya pala. Ang laki ka ako. Okay? So, more times 180. So, 70. So, ang degrees niyan, 0.74. Okay, degrees. Di ko na ilalagay yung negative, pero ilalagay ko yung direction dito. So, kung negative yan, ito yung rotation natin. So, ito yung slope. Ito yung theta. Okay, so from the horizontal line, bababa siya yung rotation. So, ang rotation niya is 0.74 degrees. Ayan. Now, how about yung theta B right? Parehas ba siya? Okay, check natin. So, 1 over EI yun. Ito. Kaya lang, ang X natin dito is 0. Okay, gamitin natin to. So, 1 over EI. Ito. So, 0 na yun. Ito, 0 din. Kasi pag ito, pag sinubstitute mo yung 0 dito, 0. Ito, 0 din kasi 0 minus na negative is 0. Kaya matitira lang dito is plus 410.24. Okay, so simplify natin yan. Ito din, kilonewton meter squared. So yung 410.24, i-multiply natin yan ng 1,000 para maging 1,000 raised to 3. Okay? Kasi kilonewton meter squared. And then, we have E na 200,000 and then I of 170 times 10 raised to 6. So, multiply natin para maging degrees, 180. Okay, theta B right. Okay, theta B, right? We have 410.24 times 4 at 200,000 minus 170 times 10 is 6. And don't forget, multiply natin ng 180 over 5. Okay, 0.69. So 0.69 positive. So 0.69 positive. So ibig sabihin, kung ito yung horizontal line natin, ang rotation niya is ganyan. Yung theta. Okay? So concave upward. Ito yung galing niya. Sa theta B right. So, then, and then, yung deflection, yung delta B, okay, yung delta B, okay, mamili ka na lang kung ano din sa dalawa yung gagamitin mo. Ito ba or ito. Pag ginamit mo tong equation na to, for member AB, ang x mo is equal to 6. Pag ito ginamit mo naman, ang x mo will be 0. Kaya ano ba yung mas maliit? Okay, 0. Ito na lang. Mas kukunti yung... Okay, gamitin ko yung sabay BC. Mas kukunti. So, 1 over EI. Kasi parehas lang din naman eh. 1 over EI. So, ang x dito is equal to 0. Kasi ginamit natin yung BC.
consider equation delta x for bc. Okay, para di malito. So, 1 over e, ito. Yan. Ito, substitute natin. 5.42. You have 0 squared minus 10.83. Okay, 0 minus 2. T cube. So, plus 410.24 times 0. Then, minus 1901.21. Okay. So, ito, 0. Sarap mag 0. 0. 0. So, ano yung delta B? So, delta B now is equal to, so, ito 0. So, matitira is 19. So, ang unit dito is kilonewton m cube. So, yung pag-convert yan is 19, negative 19.01.21. We have kilonewton meter cube. So, para maging ganun yan, so mag-multiply ako ng 1,000 raised to 4. So, kilonewton, newton mm squared is equal to kilonewton meter squared. Yan. Para sa mga nalilito sa conversion. And then, yung E, we have 200. Okay, megapascal to. So, newton mm squared. And then, yung I is 170 times 10 raised to 6 mm to the 4. Okay? So, cancel to. Cancel. Cancel yung newton. Mm. So, may matitirang 2 dito. So, may mm squared pa doon. Cancel din to. So, ang matitira is radians. So, ay, radians to. Ah, cubic to. May natitirang isa. Wait lang. Sobrahan ako ng cancel. So, cube to. Nakalimutan. Kasi times kilonewton cubic meter. So, 3 to. Wait lang. Balik tayo dito. So, conversion. Okay. So, magiging ang labas na nito is newton mm cube. Okay? So, ito naman, kilonewton meter cube. And then, yung E is 200 megapascal. So, newton mm squared. And then, yung I is 170 times 10 raised to 6 mm to the 4. Tignan natin kung may matitira. Kilonewton, cubic meter, newton, meter squared, so dalawa na lang to. So, 3 yun, tapos 2 yun, may matitirang mm. So, delta B is, ano kaya yung sagot? 1901.21. Okay, sagot is 55.92 mm. Dito na ilagay yung negative, pero gagawin ko siyang downward. Okay, last, yung D. Okay, yung D naman, ito na rin gamitin ko. Okay, deflection at D. The deflection at D, which is at x is equal to 2 meters from beyond. So, 1 over EI. Okay? So, 5.42 times 2 squared minus 10.83. We have 2 minus 2.
cube, and then plus 410, 24. 410.24 times 2, and then minus 19.01.21. Okay, so ito 0 to. So delta D is 1 over EI. Oh, but EE naman yun. EI, so ano yung sagot dito? 5.42 plus 410, 1.12. So, ito 1059. Check lang ulit natin. So, 5.42 times 2 squared plus 410.24 times 2 minus 19.01.21. 1059. So, negative 1059.05. So, ito is kilonewton cubic meter. Okay. So, hindi ko nilalagay yung unit. Sundan ko na lang to. So, delta D is negative 1059.05. So, times 1000 raised to 4. Ito is 200. Okay, times 170 is 10 raised to 6. So, ano yung delta D? So, ang M is 31.15 mm negative. Or, pwede mong sabihin, ang delta D is 31.15 mm pababa. Pababa. So, kompleto na. Okay. Ay, what is squared ito? Verify nga natin sa 5.42. Ayun. Pag-reflection, 5.42, x cube yun. So, x cube to. Buti na lang hindi naapektuhan. So, x cube yan. Buti na lang 0. Ito, x cube to. So, kung x cube yan, kung cube to, ano yung sagot dito? Okay, lang not the counter check. 5.42 times 2 cube minus 10.0 yung sagot 10.3. Then, ten thirty seven. Tama na ba? So 10.37. To verify. Negative 10.37. 0.37. Ito rin. Ito natin po. So, negative 10, 37.37. So, malaki ba yung difference? Okay, verify ko lang kung tama tong 10, 37.37.
5.42 times 2 cubed. That's 410.24 times 2 minus 19.01. Ayan. So, okay na yan. 1037. So, 1037.37. So, 30.51. Okay? Konti lang difference. Pero, it matters kung tama pa rin. So, 30.51 mm pababa. Okay, negative dito. Correct ko lang ito. 30.51 mm. And then, delta D will be 30.51 mm pababa. Okay, so yun na. Nasolve natin lahat. So, ganun lang. Okay, drawing ko lang yung parang deflection ng beam based sa nakuha nating mga slope. Okay? Sa A, ang slope natin, ang rotation is clockwise. So, ito magbe-bend. Magbe-bend siya ng exercise ko lang. Since yung bending nito is counterclockwise, or yung angle natin, papansin mo sa B left, yung B left natin, paganyan. So, ibig sabihin, dapat itong beam natin paganito. And then, sa B right naman, ito yung horizontal natin, dito yung B right. So, ito, straight muna to, tapos magbe-bend siya paganyan. And then, Okay, so ganyan. Ito yung sa internal hinge. Okay, so ganyan lang. Yung parang deflected shape niya. So, yung slope na yun na sinasabi, ito yun. Okay, yung pag mag-draw tayo ng tangent line sa curvature na to, from the horizontal line, ito yung theta. Okay, ito rin. So, from this point, kung meron tayong tangent curve, ito yung horizontal line. And then, tangent dito. And then, from the horizontal line, kasi rise over run ng slope eh. Ito naman yung theta natin. Yan, theta. And then, ito yung deflection. Okay, ito yung deflection natin. Delta B na nasolve natin. Ito naman is delta D. Now, with respect to the maximum deflection, yung maximum deflection niyan is nasa B mismo. Okay, remember yung previous example natin? Na ang maximum deflection is kung nasan yung internal hinge. So, meron tayong internal hinge dito, so ang maximum deflection nandyan. Okay, so, yun lang.